Hello po, hello, hello. Ngayon po ay August 29. August 29 po ngayon, pero maaga pong ibinigay yung atin pong sahod. At ito po yun. Sahod po natin ng month ng August. Ito. Damhin na natin at mawawala ito sa ating palad agad-agad. Ayan ang ating sahod. Bilangin natin. 200. Itong pera nila, 200. Habaliktad. 200. Tapos ito naman yung 100. Ang kulay. Kulay blue ang 200, tapos kulay ito, ang 100. Bilangin natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 2, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. So, bali 6,000 po yung ating sahod ng isang buwan. So, kung imultiply mo po ito sa times 15 kung sa peso. So, mukhang malaki. Mukhang malaki. Pero marami pa po dito yung ibabawas natin. So, tatanggalin natin una sa lahat ang para po sa Panginoon. Ano po yung, ilan po yung 10% ng 6,000? 600. Diba? 600. 2, 4, 6. Ito. 2, 4, 6, 600. Ganyan po lagi yung aking ginagawa. Una sa lahat. Sa Lord. Sa Lord muna. Ano? Sa Panginoon muna yan. 600. Tapos, bibigay tayo ng... Ito ay para naman sa ating offering ng bali 700 lahat to para sa offering. Tapos ito naman po sa pag-abot, kasi may pag-abot po sa church na ang layunin po ay tumulong, ano, makatulong doon po sa mga nangangailangan, especially po doon po sa mga matatanda, ano, na hindi na po nila kayang magtrabaho. So, yun po yung aking para po sa church. At tatanggalin pa po natin dito yung bayad po sa flat, yung sa apartment po namin na sabihin mo na lang 300 kasi may 10 shekels every week kami na binabayaran po doon. Pambili-bili po ng ano, yung mga kagamitan sa flat, yung pagkain, yung ganon. So, ito po yung bahay, yung rent ng bahay, yung nandito na rin po yung bayad sa ilaw, bayad sa tubig. So, ito po yung binabayad po namin sa apartment. So, magkano na po yung nabawas? At mula po dito ay magtatanggal pa tayo ng 500 na allowance po natin. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Itong allowance po natin ay para po sa transportation. Pag Sabado kasi walang ano dito, walang bus, late na yung bus, kaya madalas ay nagta-taxi po ako.
ano, para makaabot po doon po sa ating service ano sa church. At medyo may kamahalan din po yung taxi, ano. At ano pa ang pinagkakagastusan ko po dito, yung mga personal na needs, katulad po ng shampoo, ng sabon, toothpaste, ayan, ganon. Yung iba pa, ano, yung iba pa nating mga pangangailangan, kasi ako po yung bumibili ng mga gamit ko rin po dito. At maging doon po sa pagkain minsan, kasi ang meron lang ay manok, yung ganon. Minsan-minsan lang naman nakakabili ako ng ano, yung ng yung mga gulay, yung mga ampalaya, yung mga ganun. Pero madalas kasi ay sa ngayon eh meron pong nagbibigay sa atin ng mga kapatid ng atin pong mga supply. nagbibigay po sila, ano, yung iba may mga tanim, ganun. Yung iba naman ay pag may ano, may karamihan ano nang nabili ay nag-share po sila sa atin. So yung 500 na ito ay lahat po ng ano, ng yung mga personal needs. Ito po yung budget ko sa para po sa aking sarili. Pero madalas dito yung 400 ay napupunta po sa ano ko sa taxi. Ito talaga yung aking budget sa taxi, at 100 lang talaga yung natitira para sa akin pong sarili. Ganun po katipid. So magkano na po yung nabawas sa atin? So, mula po doon po sa 6,000, ito po yung nabawas. Ano? Ito po yung nabawas. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So bali 1,600 yung nabawas po ano sa 6,000. Iyon. So bali may 4,400 pa tayo, ano, na natira. 4,400. Bilangin nga natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44. No, itong 4,400. Ngayon, ito na po yung ano, yung tipid na talaga, no? Tipid na talaga para sa sarili ko po dito. Alam yung mga ano, mga kapatid, napakapalad ko po kasi marami pong mga kapatid yung ano, yung nakakaiyak naman yata. Marami pong mga kapatid yung ano, nag-share po ng blessing nila sa atin. Like yung kunyari bumili po sila ng gamit nila, yung damit po nila, yung ganun. Pati po ako binibilhan. Salamat po talaga sa Panginoon. May mga kapatid po tayo, mga kaibigan, na lubos-lubos po yung pagmamahal, di ba, sa atin. Lagi ko po itong sinasabi na hindi naman po tayo kaibig-ibig. Pero dahil po sa biyaya po ng Panginoon, eh, may mga ganun pong mga ano, mga benepisyo na natatanggap po natin mula sa Panginoon sa pamamagitan po ng mga tao, ano, na kanya pong ipinag ano, ibinigay sa atin, yung kanyang ipinagkatiwala. pinagkatiwala po yung term, o yung talagang regalo, gift. Siguro yun po yung pinakamagandang term doon. Gift po sa atin ng Lord. Yung meron po tayong mga tao, mga kapatid, mga kaibigan,
na nagmamahal po sa atin. At purihin po ang Panginoon for that. So yun, mula po dito sa 4,400 mga kapatid, kakaltasan po natin dito yung para po sa ano, sa padala natin sa Pilipinas. At nakapagpadala na po tayo dahil nagkaroon po ng hindi naman emergency, you know, pero scheduling ng operation ni Mama sa right eye niya dito sa katarata. Alam ko naman na maooperahan si Mama. Kaso nga lang, hindi ko alam kung kailan. Kasi, yun po ay ini-schedule. Ini-schedule po yun. After po na ng laboratory, yung ganon. Saka lang ma-i-schedule yung ano, yung operation. Kasi yung unang ano, operation po sa kanya, dito sa left eye niya, ay nagkaroon po ng problema. Bale, may mga pamamaga, di ba, yung mga ganun na nangyari. So, medyo nagtagal po yon. Kung hindi lang sana nagka-problema sa una po niyang operation sa left na eye, ay ano, i-schedule din po sana agad-agad para doon maman po sa right eye. Kasi dalawa pong mata yung may operation po sa kanya. Kaya, yun, palagi po yung check-up. Lagi-lagi po silang pumupunta po doon po sa eye doctor para po sa check-up hanggang sa ini-laboratory na nga po siya. At kahapon, 28, ay yun po yung schedule ano ng kanya pong operation. So, 28, medyo alanganin yun kasi, di ba, katapusan po yung sahod o kaya 10th, every 10th of the month. So, madami pang araw, di ba, kumbaga, kung lalabas sa September, ano pa, September 2, di ba, yung araw po ng Sabado na mostly ay po pwede pong lumabas at makapagpadala, di ba, sa mga remittance center, ano, mga remittance center dito. At yun, nakiusap po ako na kung po pwede ay magpadala po ng mas maaga, tapos bibigay ko po ano pag ko po ay nakalabas at pumayag naman po ano ang atin pong pinagpapadalhan. Kaya nagpadala po ako ng ano ng medyo malaki-laki. Bali, ang ano po nito ay sa halagang shekel ay 4,142 yung atin pong ipinadala. Kasama na po doon yung sa operation ng mama ko. Tapos yung, kasi pagkatapos po ng operation, may mga follow-up check-up pa yan eh. Hindi ko po alam kung ilang beses, kasi yung sa una niyang operation, maraming beses yun eh. Parang every week ay kailangan, ano, kailangan siyang i-check kasi may infection, no, yung ganon, may problema. At nung una medyo kinabahan po ako kasi sabi po ng doktor ay kapag hindi po nakuha sa gamot ay ooperahan po ulit, no. Salamat sa Panginoon kasi hindi naman na po kailangang operahan ulit. So yung right eye, yun po yung ano pina opera. At ang presyo po, no, ng operation ay doon sa left eye ay 25,000 pesos. Tapos dito sa right eye ay 25,000 pesos din po ulit yung budget po doon, excluding po yung mga gamot, excluding po yung sa transportation kasi medyo malayo din po, no, yung bayan sa amin. Excluding pa yung ano, no, yung mga
mga kakailanganin po nila sa pupunta po nila doon po sa bayan. Ano, at yun, ako naman po ay kung sino po yung tumutulong po sa mama ko, eh, hindi po yun, ano, hindi po yun libre, ano. Kumbaga, kung sino man po yung, ano, yung talagang tumutulong po sa mama ko, eh, mini-make sure ko naman po, ano, na ako po ay makakapagbigay, di ba, ng love gift. Hindi bayad, eh, parang mas maganda kong love gift, no, yung love gift yung atin pong ibibigay. So ang total po ng akin pong pinadala ay 4,142. So balangan natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 4,100, 42. Meron yata po akong bariyad dito. Wait lang. Tingnan natin kung may bariya tayo dito sa ating maliit na pitaka. Ah, meron naman. 42. So, kailangan pa natin ng 40. Kailangan natin ng 40. Tignan ko kung meron pa. Kasi ito po yung natira, eh. 300. Baka meron po kung 40. Dito sa akin. Asan na ba yan? Ito. Kunin natin yung 40. Ano? Ayan. Ito po yung mga natira na ano ko. Hindi po kasi ako ano, eh, gumastos talaga ng para po sa sarili ko. So ito po yung ating ipabayad doon po sa ating remittance. 4,142. Ayan. So, ito po yung natira sa atin. 300 shekel. At ito pang wala pang hindi kasha, no? Magbabayad. Buti na lang magbabayad ako ng ano, ng SSS ko ngayong September. Medyo malaki din po yun. So, isa-save po natin ito para po sa ating SSS. Ay, hindi pala. Meron pa yung sa pag-ibig. So, i-deposit ko na lang po ito para sa ating, ano, sa ating MP2. MP2, at least makapag-deposit, di ba, ng ito, 300 ito. So, nasa, ano na rin ito, 3,000 plus, ano, sa Pilipinas. Isulat ko dito, pag-ibig. Ayan, meron tayong i-deposit na 300. So, yun. Wala ding natira. Walang natira. Wala talagang natira. Maliban doon po sa 100. Ang lahat po ng aking expenses ay ano, ang lahat ng aking expenses ay naka-record po lahat. Ito, may record ako. May record ako. Nakalagay dito date, tapos input, kung magkano po yung na-receive ko, tapos yung output dito, nilalagay ko po kung ano po yung mga pinagkagastusan ko. Tapos dito, yung balance, kung ilan po yung natira. Yan. Yan po yung aking ginagawa. So, hindi ko pa pala ito na isulat. Sinulat ko lang po dito po sa
sa sobre, ang sahod natin ay wala. Nawala din, no? Pero salamat sa Panginoon sa kalakasan sa bawat araw. So, yan naman talaga yung purpose ng existence natin, di ba? Yung i-enjoy kung ano po yung meron sa mundo, di ba? Nang may pasasalamat ano sa Panginoon. Tagilid yung ating camera. Ayan. Ganyan na lang. Enjoy po yung blessing ng Lord sa pamamagitan po ng pagtatrabaho. Hindi po burden yung magtrabaho. Ito po ay kagalakan natin, di ba? At yung mga ganito pong mga benepisyo ay yung ating salary ay na-extend po natin ano yung ating pong ano, yung ating pong pag-ibig ano sa ating pong mga mahal sa buhay, may provide po yung kanila pong mga pangangailangan. So, ganun lang. Antay na naman tayo for next month. Ganun lang po yung ating, ano, yung ating kalagayan dito, ano, bilang isang OFW. O, totoo na mahirap, no, pero mahirap kasi malayo tayo sa ating pamilya. Pero alam naman po natin na kapag tapat po tayo sa Panginoon, eh, hindi naman po siya nagpapabaya ano, sa ating pong mga pamilya ano, sa Pilipinas. So marami tayong mga sinasakripisyo ano, sa ating paglayo sa ating pong family. Pero ang lahat po ng ito ay ginagawa po natin, di ba, nang may ano, nang may pasasalamat ano, sa Panginoon. So yun po mga kapatid, ano, yung ating ano, yung ating buhay, ano, pag-araw po ng sahod. Totoo po yun, walang natitira, ano. Pero wala namang natira kasi nga nagpa-opera po si Mama, pero kapag may mga ano naman, yung wala po yung mga ganito pong mga situations, meron naman pong natitira sa atin ng konti, ano. At nakakapag-save naman po tayo kahit konti. At ano, nagbabayad din ng utang. May mga nahiram din po tayo sa mga kapatid. Ano na, binabayaran po natin ng paunti-unti. Ano, paunti-unti. Hanggang sa tayo po ay makabayad. Hindi yung ano, mahirap po 'yon. May mga ano, may mga nakahiram din po sa akin. Sabi ko para hindi po kayo mahirapan eh, kahit pa konti-konti. No, kasi mahirap eh, kung titignan, mahirap 'yung magbigay eh. Pero ako gusto ko kung may mga nahiram po ako. Kasi dumarating talaga 'yung punto na ganun eh, na may pangangailangan, di ba, yung mga ganun. Minsan sabay-sabay, mga ganun. Kaya po tayo nakakahiram. Pero mga ano lang yan, daraan din yan, matatapos din yung mga ganyang mga bagay. Minimake sure ko po na pakunti-kunti ay makapagbigay para mailes po doon po sa atin pong, di mo mamamalayan, nakabayad ka na. Hindi mo mamamalayan, okay ka na, di ba? At least nakangiti ka, hindi yung pag malaki na eh, parang hirap na hirap ka, no, na ibalik, no, yung iyong nahiram. Kasi titingnan mo malaki tapos may mga pangangailangan. Pero kung unti-untihin mo, kung okay naman doon sa nakahiraman mo, eh mas makakagaan, ano, ito para sa lahat ng mga nakautang. So yun po, at salamat po sa ano, sa panonood dito po sa ating ano, sa ating video, kung sino man po kayo na nanonood. Maraming salamat po. Ako naman, ang purpose ko naman ay ano lang, ipakita kung ano yung buhay dito po sa Israel. At kung hindi ko po ini-aim na ano, na katulad ng mga iba na talagang hanap buhay na po nila ito. Pero sa akin lang, magkaroon ako ng record, di ba? Record ng mga pangyayari po dito. Para pag umuwi po ako ng Pilipinas, eh, meron po akong mga babalik-balikan, di ba, ng mga
panonoorin. At kung pagkakalooban po tayo ng Lord, 'di ba, nakikita din sa ganito pong pagbabahagi ng ating buhay po dito, eh bakit hindi, 'di ba? Magpapasalamat po tayo sa Panginoon. So salamat po sa lahat po ng mga nanood at sa lahat ng mga manonood pa. God bless us all. Shalom, shalom from Israel.